Yes, alright! Okay. Manimning nga ang gabi ng parangal ng 39th Star Wars for Movies. Dinaluhan ito ng halos lahat ng winners, kaya bongga talaga. Napahaba naman ang speech ni Baron Geisler dahil sa sobrang happy niya sa kanyang award. Si Gladys Reyes naman ay dalawang beses nagpalit ng gown. Nagbiro nga siya na tinaw niya ito pinaghandaan. Dimples Romana ay di inabot ang pag-award sa kanya bilang Best Supporting Actress dahil may pinanggalingan pa siyang event. Ito naman ang nakakaloka, isang magaling na aktor na lasing. At ang mga present sa awards night, napahanga sa bilis ng pacing. At si Roderick Paulati naman naging emosyonal habang pinapanood ang tribute sa kanila. Samantalang, si movie producer Robbie Tan nakitang muli sa showbiz event after halos ng dalawang dekada. Oo. Hindi inabot ni Dimples, pero binigay pa rin sa kanya. Binigay, inulit. Siyempre, nandun na rin siya. Oo naman. Siyempre, ano niya, yung pagkakataon niya magpasalamat. Correct. Dalit lang siya kasi may pinanggalingan siya. Pero nakakatuwa po dito sa aming Sir Awards, sa presidente nga namin, kay Sir Rodel Fernando. Lahat po ng major winners ay nandyan. Best Supporting Actor, Best Supporting Actress, Best Actress, Best Actor, nandyan, di ba? At alam mo, ang nakakatuwa lang kay Kuya Dick, kasi siya, Nora on her lifetime, ulirang artist sa Lifetime Achievement Award, nagbalik tanong si Kuya Dick na nung 15 years old daw siya, kinuha siya ni Ate Guy para sa Alkitrang Dugo. Kung saan si Ate Guy ang producer. Yeah, na mula po yung sa NB Films, di ba? Mm-hmm. So sabi niya, since Ate Guy, Nora on her Lifetime Achievement Award ko, thank you very much kay Ate Guy, di ba? Sabi niya. Tapos nagpasalamat din siya kay Fernando po Jr. ang namayapang action star natin dahil po yung first movie niya nung bata pa siya, nagsimula po kasi siya as child star. Correct. Si Roderick Paulati, kinuha siya ni FPJ bilang batang FPJ naman, diba? So at last, pinasalamatan din ni Roderick ang regal. Tapos si Baron Geisler po talagang ano, super overwhelming talaga siya dahil nga... Kala ko nga hindi matatapos ang speech. Ang haba. Ang haba ng speech talaga, diba? Ang haba, dami pinasalamatan, diba? Kasi parang ano rata, ang tagal bago siya, kung hindi ako nagkakamali, matagal yata bago nagkaroon ng acting ulit. Ngayon no? Ulit, diba? Pero yung papinanalo pa ni Baron ay para kung napanood niyo po yung Dollhouse, yes, napakahusay niya pa doon. Pati pong gumanap na anak niya na si Althea na siya pong nanalong best child actress, diba? Oo, si Gladys si Reyes naman. Kuwelang-kuwela habang nag-host ng awards night. Yes, ang ganda ng gown niya. Ang gumawa pala noon ay si Regine Tolentino. Alam mo yung isang gown niya? Yung parang ang tawag doon, Mildred? Yung balloon. Balloon. Sabi niya, Kuya Rodel, hindi ko pinaghandaan, no? Sabi niya. Ang infernus, di ba? At pinagandaan niya talaga dahil dalawang beses siya nagpalit. Kung yung isa yung parang balon ang dating, yung pangalawa, ang sexy ni Gladys, di ba? Kaya po tumanggap siya ng award celebrity. At si Araminan. Star of the night. Nakalimutan si niya. Ang ganda-ganda rin ni Ara doon at dumating ang kanyang asawa. Si Gladys, female celebrity of the night. Si Ara naman ay female star of the night. Ay, bo. Hindi. Female si star of the night si Ara. Face yata. Hindi, female star of the night. Eh, sinong female star of the face night? Face of the night ay si Andrea Teres. Si Aramina, yung porn star, ang ganda ng gown niya, ang ganda niya ng gabi niya, di ba? Correct. Alam mo, nakakatuwa si Gladys, kaya niya wala na siyang award, di ba? At nakakahati. Pero may special award. Yung mga natatanggap nating feedback, mga comments na ang ganda-ganda raw ng award night natin. In fairness, ang bilis ng pacing natin, ang agad po namin natapos, di ba? Correct. Ayan.